Ito kayo. Ito ka. Ayan. Ayun din yung mga pangarap mo. Ayun yung mga pangarap mo. Blackberry and chicken, yes. So, yun na nga, no? 2023 na, may naniniwala pa rin sa mga ganitong klaseng galawan. I'm wondering. Let's go! Ayun yun yung mga pangarap mo. Gusto mo may pera ka, gusto mo may kotse ka, meron kang bahay, may negosyo ka, at meron kang butihing asawa. Ngayon, pupuntahan natin ngayon yung mga bagay na pinapangarap mo. At ito pa nga, no? Iwas kayo sa mga influencer na nagbebenta ng pangarap. Alam nyo bakit? Kasi pangarap kasi nyo, pwede nyo resibuhan yan. Kasi totoong pangarap, pwede mo resibuhan. Ibig sabihin nun, tangible yung totoong mayaman. Totoong pangarap, di ba? Pero pangarap lang, paano yung raman? Nag-invest ka, ewan ko lang. So ayun na nga, no? Putok na putok sa social media ngayon si Yexel Sebastian na content creator, influencer sa social media. At yun na, naalala ko may isa siyang content na about, na nagde-demo siya ng about pangarap, na maraming distraction. At isa doon sa, ano ko, sa isang na-caught yung attention ko na iwasan mo daw sa miserap pa utang. So, panoorin nyo yung, actually mga nakapanood niyan, marami dyan na-inspire. Pero sa akin, kabaligtaran yung reaction ko doon. Ano? Since trending siya ngayon, balikin natin yung content na yun. Ito si Mr. Pautang. Dito ka malulubog. Ito ang pinaka-iiwasan mo. Iwasan mo to si Mr. Pautang. Kasi bakit? May interest yan eh. Sa mga nakasabay sa akin, alam niyo naman na sa crediting collection ako. Sa motorcycle industry tayo, katrabaho. At literal, nagpapautang kami ng motor, di ba? Ang tanong, masama ba magpautang? Masama ba umutang? Actually, sa trabaho ako, no, sabi ko nga, more than 15 years na ako sa trabaho ito. Ang natutulang ko sa trabaho ito, ang tunay na mayaman ay may utang. Sample na lang, pag ang kumpanya na ang uutang ng motor para sa kanilang empleyado, usually niyan, supervisor or area manager ni ng CCI dun sa kumpanya niyan. And then, we get to talk about finances ng company, and we get to talk about mismo or mismo yung may-ari ng kumpanya yung nakakausap namin. So, ito yung explanation nila, ba't sila umuutang? Kasi syempre, taliwas yung sa thoughts mo na, di ba, mayaman ka, tapos nakakangutang, di ba, sa may-ari ng kumpanya. So, kukunin nila yan ng short term yung motor, example, 5 or 10, and then, ipapagamit nila sa empleyado nila long term, no? So, 2 birds in 1 stone yan, ano? Meron diyang employees retention, ibig sabihin nun, kung 3 years yung terms na kinawa ng empleyado, 3 years lang nasa kanya yung empleyado, yung nagsaserve sa kanya. Then, kinawa niya ng short term. Actually, kumita pa nga sila eh. Kasi matalino yung mga mayari ng kumpanya na yan, di ba? So, yung talagang mayaman, may utang. Ito si Mr. Pautang. Dito ka malulubog. Ito ang pinaka-iiwasan mo. Iwasan mo to si Mr. Pautang. Kasi bakit? May interest yan eh. Good morning, Mr. Chair. Senator Tolpo. With the permission of the Secretary. Indeed, our records show that Mikey Trixia Agustin and Bixel Sebastian left for Nagoya this morning at 7 o'clock. And based on our records, the two subjects have no hold departure order, and in fact they have no derogatory record based on our database, other than a hold departure order that can be issued only by a regional trial court upon a case filed. The Department of Justice can also issue an immigration lookout bulletin, but there must be a complaint already filed with the prosecutor's office, or a precautionary hold order can be issued also by the court upon filing of the criminal complaint with the prosecutor's office. So, as of now,
we have no reason to hold the departure of the two subjects. At di ko rin maintindihan, ano, bakit gano'ng ka-influential si Rapi Pulpo. No? Tingnan mo yung mga nabiktima ni Excel at saka ni Hector Pantoliana ba yun, no? Eh, instead na magpansin na lang kaso sa DOJ o sa prosecutor, eh, dumiretso sila kay Rapi Pulpo. Ano nangyari? Kalipad ng Japan. Kasi walang isa pa ng kaso. Inuna pa yung Tulpo. May naitulong si Tulpo? Wala. NDI pa rin, tsaka PNP pa rin yung mag-aasikaso. Pati niya lang dumiretso. Ayun, nakalipad tuloy ng Nagoya, Japan. Court, upon a case filed, the Department of Justice can also issue an immigration lookout bulletin, but there must be a complaint already filed with the prosecutor's office. Well, kung may magtatanong, no, ako, personally, ako may utang din naman, eh, no? Ano ko lang, pag hinahandle ko lang siya na maayos yung finances ko, actually, lahat naman tayo may utang, eh. Kung nanonood ka ngayon, sigurado may utang ka. I suggest na mautang ka din para ma-practice mo yung discipline mo sa finances mo. Kasi trial and error yan, eh. Kung ako tatanungin, totoong mayaman, hindi sarili nila ang iniisip nila, eh. Iniisip nila yung ibang tao. Yun ang isa sa karakteristik din ng mayayaman na nakausap ko at nakasabi mo sa talang buhay ko na hindi sarili nila. Sino mo yung mga nag-invest dyan sa kay Excel, ano? Iniisip nila, magkakotis sila, diba? Iniisip nila, mayayaman sila, diba? Yung ano, yung greed na tinatawag, yung pagkasakin sa material na bagay. Isa yan sa ina-exploit ng mga scammer. Ako, personally, ayun. Gusto ko lang yung ipon ka, di ba? Nakakain ka tatlo beses ang araw na kung may renta ka. Sometimes, nabibili mo yung gusto mo, di ba? Yun lang. Kasi yung pagyaman, darating at darating yan sa atin. Yung isang handa ng nila lang manage yung pera na sa harapan mo. Pero hanggat merong hindi nag-iisip at di ginagamit yung critical thinking nila, eh, yung mga scammer, mandin lang yan. Tuloy-tuloy lang yan sila. Ito ba? Ayan. Ayun, yun yung mga pangarap mo. Gusto mo may pera ka, gusto mo may kotse ka, meron kang bahay, may negosyo ka, at meron kang butihing asawa. Kung ang natitira, sir, sa palagay nyo, more or less? At bali sa Rafi, wala po akong ano, wala po akong pera. Hindi, yung kung bulto-bulto na pinapost nyo po, nakita ko, gabundok na pera siguro. Hindi lang 50 million yun, 60 million, tulad ito sa mesa. Ano po yun, Sir Rafi? Yan po yung picture namin before pa po yan, Sir Rafi, around last year pa po yan. Bali, ang nangyari po dyan, nandun po kami sa office, nagpa-picture lang po kami sa pera, Sir Rafi. Hindi nyo pera, papicture kayo sa pera. pero yun ang ginagamit nyo pang-pong sa amin. Kaninang pera po yan, pinapicturean nyo sa harap? Yun po yung sa office po, Sir Rafi. Ah, so hindi sa inyo yun? Tsaka ano, no, pansinin mo sila yung content ni Excel. Sabi niya, umiwas ka sa kay Mr. Pautang. Pero siya, ang ginawa niya, hinanap niya yung taong magpapautang at naghanap sila na magpapautang sa kanila para ma-execute yung scam niya. Diba, napaka-contradicting, diba? Kaya, iwas na iwas talaga ako. Ingat na ingat ako sa mga influencer na doon na ipapakita ng mga material na bagay sa kanilang social media. Kotse, pera, bakasyon, diba? Yung mga rubbing elbows sa mga rich and famous. Iwasan nyo yung mga yan. Kasi yung mga scammer actually, yan ang nilalapitan. Bakit? Kasi marami silang following, eh, diba? Tutuwaan kayo magsugal. Tumaya ka sa ganito, mag-download kayo ng ganitong app. Tapos, yan na. Lipad na pera nyo. Kaya ako, kung sakaling dadami yung subscribers ko, followers ko, kung mismo ako nagbibenda na ng kung ano-ano, diba, ng pangarap na hindi naman pwedeng resibuhan, eh, subscribe na kayo. Huwag nyo kayo, huwag kayo maniwala sa akin. Ganun lang ka, simple yan. Ito si Mr. Pautang. Dito ka malulubog. Ito ang pinaka-iiwasan mo. Iwasan mo to si Mr. Pautang. Kasi bakit? May interest yan, eh. At yun nga ako naisip nyo na malutulong kayo na rapid people. Hindi pa rin, eh. Kasi lag-out pa rin sa proseso yan, diba? Pasampan nyo pa rin ang kaso.
para gumalaw yung gobyerno. Ang nangyari po dyan, nandun po kami sa office. Nagpapicture lang po kami sa pera, Sir Rafi. Hindi po namin talaga. Hindi niya pera, papicture lang kayo sa pera. Pero yun ang ginagamit yung pangpong sa amin. Ah, kung na gusto mo naman yung content, pag-a-day, consider to subscribe and hit that notification bell para notify ka sa mga future uploads natin. At yun lang, see you in the next video.